Tayo po ay sandaling manahimik at damhin ang present. Tayo po ay sandaling manahimik at damhin ang presensya ng ating Panginoon. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Diyos Ama, maraming salamat po sa ibinigay niyong pagkakataon upang kami ay muling matuto. Gawaran mo po kami ay kami ng isang bukas na isip at damin upang maisabuhay ang mga itinuturo sa amin at maunawaan na ang mga aralin na makatutulong sa aming pagtatagumpay sa buhay. Amen. Sa ala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Salamat, Christine. Bago tayo magpatuloy, tingnan muna natin kung sino yung mga nandirito ngayon. Thumbs up pagka tinawag ko yung pangalan, ha? Okay, simulan natin kay Jadre Santos. Thumbs up, Jadre. Jadre, thumbs up. Next, Christine. Christine Joy. Very good. Alexandra. Okay. Brian. Angelo. Natalie Jane. Thumbs up, Natalie Jane, kung naririnig. Okay, yan. And Michael. Okay. Nicholas. Nicholas, ano na yun? Yes, man. Nandia Pagon. Okay. Jake Kapuli. Jake. Present. Okay. Charlie Rose. Samba ko yo. Derek. Derek RJ. Derek RJ. Ibon na kasyo. Present. Jump stop. Okay. Present. Let's go to Jillian Kapuya. Sabihin mo ko nga. Jillian. Sabihin mo ko nga kanya. Okay, ako yung natutunan at marami ang pumaten ngayon. Kahapon na ito. So, kaya mo magpapatuloy. Noong kayo, ay mga alit ng metas. Ay natin ang mga itutunin para maging maayos ang inyong ating talakayan sa araw na ito. Opo. Una, maghanap ng maayos at komportabling lugar sa bahay na malapit ang mga gamit na kakailanganin sa klase upang maiwasan ang maghabal sa pag-aaral. Galawa, yung audio, okay? Panatulihing nakapatay or neutral or negative oras na sa kalina. Lalo na ang yung guro upang iwasan ang ingay. O, paki-off po yung mga microphone para hindi mo ingay. Ako na muna ingay. Mama. Next. Mama. Ang camera. Panatulihing nakabukas ang inyong camera. Iwasang kumain habang nasa harap ng camera o may online class pa. At pagtayo, oras na ang guro ay nagsasalita na o nagtuturo. Paki-unmute. Paki-mute pala, mute. Sigurado yung may sapat na baterya o naka-charge ng kanilang device. Para hindi kayo mawala. Next, pagtuot ang tanong gamit na itinakan ng paaralan. Kung ano naman yung uniform na kahit hindi ko makalimutin. Okay? Tungod? Bilim mo kung kakalam mo. Sabihin mo, mag-off, mag-message, at pag-usapan lamang ang mga may kaugnayan sa asignatura. At ito notebook lang yan? Hindi. Tunod ito lang at oras at paraan na itinakda ng guro para sa pakikipag-usap. Sa classroom may batas. Sa online class may batas din. All electronic education related communications na itinakda ng guro.
na maipin. Palagi ang tingnan ng email at ang pag-submit channel or app na ipinigay ng turo upang alaman ang mga mahalagang information o karagdagang instruction. At panghuli, ipagbigay alam agad sa provider o turo kung ikaw ay nagkakaproblema sa iyong internet connection gadgets upang ikaw ay mabigyan ng alternatibang kawain. Okay, natatapos pa yung mga alituntunin sa online class? Ay, ba, makinig lang kasi. Tantap, kung natatandaan pa. Okay, maingay. Okay, paki-off. Sunod. Alam ko na kayo ay nasa katang. Ay, meron na rin kayo. Tama ba? Thumbs up? Tama ba? May EPP kayo ng grade 4? Opo. Opo. Nakakalakay niyo rin yung abuwang organiko. Tama? Thumbs up lang. Grabbing mic. Opo. Oh, gusto kong man kung matatandaan pa kayo sa inyong mga aralin na kayo ay nasa ikaapat na ham. Tignan sa gilid sa bandang kanan, may chat box. Type sa chat box na tama ang pangungusap sa ibaba ay nakabutihan at makabong ko at pali kung hindi. Handa na? Tapos. Okay. Apo. Bibigyan ko kayo ng 10 seconds. Upang magot. Bilang. Number 1. Pinalalambot nito ang lupa. 10 seconds. Check the chat box. Okay. Yan, Christine, Denise, Alexandra, Ian, Dave, Ilian. Okay, ang tamang sagot ay tama. Marami ang nakakuha ng tama. Dahil dyan, meron kayong mula sa akin. Sunod, number 2. Nagbibigay ng subscribe sa kailangan na wala sa mga personal na abono. 10 seconds. Like sa chat box. Nagbibigay ng kailangan na wala sa mga personal na abono. Pataba. Jillian, Ivan, Alexandra, and Natalie. Tama ang sagot. Very good. Meron pa yung isa. Ang gagaling. Sunod. Pangatlo. Ang pagkatuyo ng lupa. Tama o mali? 10 seconds. Anong? Ivan Paul, tama daw. Walang sagot. Alexandra. Mali. Okay. Karamihan ay tama ang sagot. Ang tamang sagot ay mali. Oh, meron pili kayong palakpak mula sa akin. Ika-apat. Nakatutupid sa gastusin sa pagpili ng chemical na abono. Tama o mali? Then, look at sila. Na abono. Very cool. Meron uling palakpak dahil marunong na ng tamang sagot. Number 5. Tignap na tataba ang lupa. 10 seconds. Sa chat pa. Tama. Tama. Okay, very good. Ito uli ang palakpak ninyo. Yun.
Okay, tat. Pagkatapuloy. Ang pagka sa hapon na ito ay tungkol sa organikong tataba. Okay, pagkatapuloy natin. Meron tayong mga suliranin na dapat nating masagot sa pagtalakay ng aralin ito. Una, ano ba ang organikong kataba o abono? Pangalawa, ano ang pahalagahan ng organikong kataba o abono? Letter C, paano ang paggawa ng organikong kataba o abono? Ang mga katanungan yan at ay ating nasagutin aralin ito. Pero bago yan, alisin na natin ang mga kagamay sa pangyarakanan sa pagkakalakay ng ating alin. Organiko. Alam nyo ba kung ano yung organiko? May idea ba kayo kung ano ang organiko? Ang taas ng kamay ay distinct. Okay. Sirit na. Siguro hindi mo natatandaan. Ang organiko ay natural o walang halong kemikal. Natural, walang mga kemikal. Ikalawa, ano ba yung kataba o abono? Okay? Ang kataba o abono, ito ay maaring solido o likido. Natural or yung organiko na tatalakayin maya-maya. Synthetic, yung inorganic, yung halong chemical. Ito, kataba o abono ay inilalagay o inihahalo sa lupa upang magbigay ng mga sustansya ang kailangan ng halaman upang ito ay tumubo ng maganda at mamunga ng masagana. So ngayon, mga bata, salitang medyo bago sa inyo. Okay? Ang organong abono, para masagot yung ating mga suliranin, eto na, talakayin na natin. Ang paggamit ng organikong abono ay pinakamainam na paraan. Mula sa mga nabubulok na basura, gaya ng tuyong amo at dahon, mga balat ng prutas at kulay, at dumi ng hayop, maaaring makagawa ng abono. Tinatawag itong os or organiko. May mga kumaitan na mataba na may pagbibili sa matibang pangkahan. Ngunit, higit na ininumukahi ang paggamit ng organiko, lalo na sa mga may matatawag na bakuran. Tinatawag din itong compost. Ito ang mga dahilan. Bakit mas dapat natin piliin ang paggamit ng compost? Una, nilalambot ito ang lupa. Nagiging maganda ang texture at feel ng lupa kapag gumamit ng compost bilang pataba. Hindi mabilis na po ang lupa. Nagiging maluwag ang pagbuhat ng lupa dahil pinabubuti ang kaloy ng hangin at kapasidad na humawak ng tubig. No? Ibibigay ang kailangan na wala sa mga chemical na at higit na pinatataba ang lupa. Higit sa lahat, at susin sa pagkalit ng chemical na abono. Dahil yung mga chemical na abono ay mas mahal ang halaga. Madali nga silang mabili pero mahal para sa mga organiko. Magandang effect ng ating katawan, lalo na sa lupa kung gagamit ng abono ng may chemical. Kaya kailangan gamitin natin ay yung mga natural lamang na abono. May dalawang pamamaraan ng composting o yung paggawa ng abonong organiko. Ay una, gumagamit o gumagawa sa pamamagitan ng compost kit.
ito yung paraan ng pagpapabilis ng mga sa isang bukay o sa isang lugar. Ikalawa, yung basket composting. Kung wala kang malawak na lugar na pwedeng paglagay compost, pwede pa rin gumawa sa pamamagitan ng basket composting. Ito yung paraan ng pagpapabulok ng basura sa isang lalagyan. Ngayong araw na ito ay tatalakayin natin ang pagpapabulok sa compost pit. Handa na? May handa akong video para mas lalo niyong maunawaan kung paano ang paggawa ng compost pit. At panoorin, sarado yung mga microphone, mga mata at tenga. Handa na kung manood? Thumbs up kung handa na? Opo, handa lang. Okay. Handa po. Magandang buhay mga bata. Ako nga pala si Sir Jerome Pangan, ang inyong TPP online teacher, ang magbibigay ng dagdag kaalaman sa inyo sa larangan ng agrikultura. Ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa paggawa ng compost. Ang paggamit ng organikong abono ay ang pinakamainam na paraan mula sa mga nabubulok na basura gaya ng tuyamo at dahon, mga balat ng prutas at gulay, at dumi ng hayop ay maaaring makagawa ng abono. Tinatawag itong organiko o compost. May mga commercial na pataba na mabibili sa iba't ibang tindahan. Ngunit, higit na iminumungkahi ang paggamit ng patabang organiko, lalo na sa may malalawak na bakuran. Tinatawag din itong compost. Mainam gumamit ng compost dahil pinalalambot nito ang lupa. Nagiging maganda ang texture at tilt ng lupa kapag gumamit ng compost bilang pataba. Hindi mabilis matuyo ang lupa. Nagiging maluwag ang paghinga ng lupa dahil pinabubuti ang daloy ng hangin at kapasidad na humawak ng tubig. Naibibigay ang sustansyang kailangan na wala sa mga chemical na abono. Higit na pinatataba ang lupa, makatitipid sa tustusin sa paggamit ng chemical na abono. May dalawang pamamaraan ng composting na karaniwang ginagamit. Ito ay ang una, compost pit, paraan ng pagbubulok ng mga basura sa isang hukay sa isang lugar. Kalawa, basket composting, paraan ng pagbubulok ng basura sa isang sisimlan. Ang pataba ay mahalaga sa mga pananim. Pinagyayaman nito ang lupa upang maging sapat ang sustansyang nasisipsip ng mga ugat ng bawat pananim. Bagamat may mga komersyal na pataba na maaaring mabili sa iba't ibang tindahan, ang paggamit ng abonong organiko ay higit na iminumungkahi, lalo na kung ang lugar ay may malawak na bakuran. Gumagawa ng hukay sa isang bahagi ng bakuran at dito itinatapon ang mga nabubulok na kalat upang maging pataba pagkalipas ng ilang buwan. Ito ang tinatawag na compost pit. Narito ang mga pamamaraan sa paggawa ng compost pit. Una, humanap ng medyo mataas na lugar sa halamanan. Kalawa, hukayin ito ng 3 metro ang haba, 1.5 metro ang lapad, at 1 metro ang lalim. Patagin ang loob ng hukay at hayaang nakabilad sa araw upang hindi mabuhay ang anumang uri ng mikrobyo. Ikatlo, itambak sa loob ng hukay ang mga pinulot na damo, basurang nabubulok, at pinagbalatan ng gulay at prutas hanggang umabot ng 30 sentimetro ang taas. Kaapat, patungan ito ng dumi ng hayop tulad ng manok at baka, baboy, hanggang umabot ng 15 sentimetro ang kapal. Ikalima, sabugan ito ng abo at paibabawan ito ng lupa. Kaanim, ulitin ang ganitong pagkakasunod-sunod ng damo,
nabubulok na basura, dumi ng hayop, abo, at lupa hanggang sa mapuno ang hukay. Pumili ng ilang piraso ng kawayang wala ng buko at may butas sa gilid. Itusok ito sa nagawang compost pit upang makapasok ang hangin at maging mabilis ang pagkabulok ng mga basura. At ikawalo, bunutin ang mga itinusok na kawayan pagkalipas ng isang buwan. Haluin mabuti ang mga pinagsama-samang damo, basurang nabubulok, pinagbalatan ng mga gulay at prutas, dumi ng hayop at lupa. Ikasyam, patagalin ng 3 buwan o higit pa upang mabulok at ito ay isang murang organikong pataba. Tandaan, may mga pamamaraan na dapat sundin sa paggawa ng abonong organiko. Ang mga panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan ay dapat isaalang-alang sa bawat gawain upang maiwasan ang anumang sakuna. Sana may natutunan kayo sa ating aralin. Hanggang sa muli mga cute babies, paalam! Okay, napanood nyo, kids? Thumbs up, napanood, narinig? Opo! Okay. Hindi ko kain kamay. Ngayon, alamin natin kung talagang nasagot natin yung ating mga suliranin doon sa unang bahagi sa pamamagitan ng paglalahat. Alam nyo na ba ngayon kung ano ang organikong pataba o abono? Hands up. O, sino nakakatanda mula sa inyong pinanood na video at mula dun sa mga tinanakin natin na ano ba ang abono organikong pataba? Sinong gustong sumagot? Unmute nyo yung mic kung gusto sumagot. Ay, wala silang natatandaan. Pwede ba akong tinapag? Dandy? Dandy, may natatandaan ko at pinanood. Ano ba yung abonong organiko o pataba? Christine, meron bang naiwan dyan sa inyong mga alaala? Ano yung abono organiko? Ito ay natural, walang halong chemical. Okay? Not. Ano ang kahalagahan ng organikong pataba o abono? Ang dami niya, binasa ko kanina. Magbigay nga ng isa. Natural na pataba. Pwedeng mag-unmute para marinig ko. Bibigay ng susita ko sa ating Natalie. Yan. Ito ba? Solid o liquid o? Okay. Very good. Meron ulit yung palakpa. Oh, may sinasulit na sa hard coin. Listen mo lumaki ang mga laman. Ano ang karan ng pataba o abono? Kung pinanood yung video, di ba? Tinatang ako sa inyo. Hindi nga, tinatang ako sa chatbox. Kung nagtatanong kayo sa ating pinanood na video. Okay. Lalagay ng at gulay, dumi ng hayop, dumi ng hayop. Ano gawin?
Linda mo. Balat ng gulay. Kailangan mga nabubulat ng gulay. Okay. Ano ba ano pinatapos lang kayo? Para lalo po, ano ang paggawa ng abonong organiko? May mga video ako sa ating classroom, sa Google Classroom. Handa na yun doon. Pag pumunta kayo doon, magkakamit ulit ang mga video nito. Ha? Ha? Pero ang lalahat ang aking inihanda. Ang abonong organiko, sa compost, ay nakapagpapakanda ng kalidad ng root ng bitin ng katanim. Ito ay isang uri ng kamo at dahon, balat ng alipas at gulay, at mga duminang hayop na binubuok sa isang buhay sa isang malawak na lugar. Okay. So, upang lubos kong kahanan, kung iwan na sa inyong mga memorya, may inihanda ako na ito ang susulit para malaman ko kung kayo ay magaling manood ng video. Ihanda yung mga sagutang kapul at saka polten. Ano po? Isulat sa sagutang kapul kung tama ang ipinahayag. Ng kamusap at PM kung mali. Handa na ang polten at saka kapul. Pakita nga po. Okay, ready na. May 10 seconds kayo para sumagot. Babasahin ko yung tanong tapos ilagay ko yung sagot sa inyong sagotang papel. Number 1, may tatlong uri ng abono. T kung tama, M kung mali. 10 seconds. At di tama. M. 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 Okay. M. Okay. Ako ay naluluway po. Marami ang nagkamali. Ay, marami ang tama pala. Dahil ang kahit ang mga ay dalawa tayong uri ang ulo. Yung chemical at yung organiko. Dahil kan, meron kayong kalakta. Marami ang tama ninyo. Tumama. Sunod. Sunod. Ang compost ay maaari na ma-receive sa kalipas ng dalawang buwan. One second. Dandy, Dandy. Islam. Ako. JP, Julia, okay, 10 seconds. Ito ang IT. Dahil marami naman ang mga palakpak ulit. Tatlo. Mga basurang nakubulok lamang ang mga ilagay sa composite. D kung tama, M kung mali. 10 seconds. Okay, maraming naman ang nakakuha sa tamang sagot. Apat. Ang compost ay lalagay sa medyo mataas na lugar. Tama o mali?
One second. Iya sama, Eric sama, Lagu sama, Ibre, Okay, 10 seconds isa. Marami na naman ang nakakuha ng tamang sagot. Kaya, may palakpakulo. Magaling sa klak yung manood ng video at yung filter. Ha? So, dahil ka, hindi natin nakalakay yung pagkuha ng basket composting. Inihanda ko rin ang video ito kung sa classroom natin sa mga classroom, no? Kaya, mamaya, kung may load ka kayo, bisitahin ang Google Classroom. Nakahanda na po doon ang video sa paggawa ng basket composting dahil aabutan tayo ng oras, may susunod pa. Tapos, meron kayong gagawin laro sa board. Nagpunta nyo doon. Hindi kayo makaka-step hanggat hindi nyo makaka-step ng website. Bisitahin nyo, ha? Ang saat mo maririnig ako? Hello? Okay, pwede naman mag-unmute. Wait lang po, sir. Babalik ko. Basket. Okay na po? Papa! Okay. Huwag mo lang mag-out, ha? Huwag mo lang mag-left. Papa! Si ma'am mo. Maraming salamat, mga bata. Maraming salamat din po. Thank you po. Bye-bye. Bye-bye.